Sabi, ilan ang absent mo? Wala pa? Wow! Pang ilan na ba ito? Pang fifth? Pang lima, no? Si Ate Agnes, ilan ang absent mo? Lima na absent mo? Mag-absent naman kayo. Ha? Mag-absent pa, Ate Olive. Mag-absent naman kayo. Ha? Okay, tayong lahat, itumayo na. Ang mga kapatid na traffic, as usual, pagdating ng 5:30, hanggang ngayon, grabe ang traffic. Kaya kami, umaalis kami sa bahay ng 4:30. Kasi ito, binamong pagka umalis kami ng 5:30, ala, 30 minutes, hindi pa kasya, no? E 2 kilometers lang kami. Eh, dito lang ang lapit lang. 500 meters lang yung traffic dito eh. Okay, sabi mo sa'ng katabi, traffic o wala, wala akong problema. Pupunta pa rin ako sa Sambang Gabi. Amen. Praise God. Wow. Sino kaya ang mga nagdalang members of their family? Huh? Or friends? Classmates? Sabi nga ni Brutus, friends, Romans, ano sa'yo? Friends or friends? French. Yung, hindi friends, ah, kundi friends, Romans, and countrymen. Ano kasunod nun? Can I have your right ears? Sabi. Okay, lend me your ears. O, sige na nga, sabi. Okay, members of the families or members of your family, pwede magsama kayo and then pray na katagpuin kayo lahat ni Lord. Come on, get. Kung wala ang asawa mo, huwag naman makisama sa asawa na may asawa, no? Member ng iyong familia, mga friends, ah, I want you to pray and prophesy. Dito matututo tayo mag-pray at mag-prophesy. Pag sinabing mag-prophesy, huwag naman yung negative. Kailangan prophetic, positive declarations. Ah? Kung meron siyang nararamdaman, gagaling ka. Yan. Wala kang kakaunti ang pera mo, darami ang pera mo. Yan, ganyan. Ah? Ah? Malungkot ka, sasaya ka ngayon. Ah? Nanghihina ka, lalakas ka. Kung ikaw ay nagluluksa, maranasan mo ang kagalakan at kapayapaan ni Lord. You have problems, good news. May solution si Lord. Ah, may answer. Yan ang mga prophetic words. May problema ka, good. Dahil may solution si Lord. Ah, meron kang mga impossible situation right now, sa Diyos ay walang imposible. Yan. Come on, let's pray for one another. Get some people with you. Mag-pray po kayo na katagpuin tayo ni Lord ngayong gabi. Mangusap si Lord sa atin ngayong gabi. Come on, pray. Pray for one another. Pray and declare the blessing of the Lord, the presence of the Lord, the glory of the Lord. Come on, pray for one another in Jesus' name. Expect something tonight in Jesus' name. At ngayon, Lord, kalagan nyo ang kapayapaan, ang kagalakan
Salamat po sa kalayaan, sa pagsamba, sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. At sa Kanyang pangalan lahat ay luluhod at magsasabing si Jesus ang Panginoon. Hallelujah. Ngayong gabi, Lord, we declare, we confess that Jesus Christ is Lord over us, Lord over our household, Lord over our mind, our body, our finances, our family, our business, our job, in every aspect of our lives, Lord. Jesus Christ is Lord. Kalagan niyo ang kagalakan, ang kapayapaan, kalagan niyo rin ang saya, tuwa, Panginoon. Kalagan niyo po ang enthusiasm and excitement. At kami po, Panginoon, habang nagsasamba, kumikilos ka sa aming mga buhay. Those who are tired, they are being strengthened. Those who are weak, they become strong. Those who are sad, they will experience joy. Those who are grieving, they will experience comfort. And those who are sick, they are being healed. Those who are discouraged, they are being encouraged. Oh Lord God Almighty, release your presence in our midst. And thank you, Lord, that you will do great and mighty things while we are worshiping. We are in the house of God. Sagot niyo po kami, Lord. Kaya ngayon po kami nagpapasalamat. Maaga po ang Pasko namin at araw-araw ay Pasko lagi. Kaya kami po ay masaya, Lord. Thank you for using our speaker tonight. Thank you for the fresh revelation from your word na hindi lang kami magpipiesta sa physical, magpipiesta din po kami sa spiritual, Lord. Praise you, Lord. We praise you in Jesus' name. At lahat ay magsabi ng... Pwede ba natin palapakan si Lord? Come on. Woo! Palapakan natin si Lord. Ang palakpak na yan kay Pastor Ted lang yan. Okay? Yung palakpak kay Lord. Ayan, kay Pastor Banyo na yan. Okay? Palapakan natin si Lord. Come on. Okay. Itanghal, itaas si Lord. Parangalan si Lord. Woo! Hallelujah. Praise God. Now, let's welcome our worship team. Come on, guys. Hallelujah. There's a joy in the house of the Lord. Woo! Hallelujah. Sino po rito nagsasabi na kahit anumang pagsubok ay magsasaya at magpupuri pa rin tayo sa Panginoon? Because the joy of the Lord is our strength. Amen. Come on, let us dance in the presence of the Lord. Through the darkness, and you are my light.
Patuloy po natin purihin at pasalamatan ang ating Panginoon.
Let us give our best praise and best worship for our Lord. Thank you.
Hallelujah. Isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Pwede po bang batiin natin ang ating katabi ng maligayang Pasko? Tingnan niyo po kung maligaya siya. Dahil kung bumabati kayo na hindi maligaya, bali wala po yung pagbati niyan, wala pong epekto. Ulitin niyo po, kailangan masaya ka, maligaya siya, tayong lahat ay maligaya. Isa pa, maligayang Pasko! Hallelujah! Maligaya nga talaga ang ating Pasko. Bakit? Sapagkat ang ating tagapagligtas ay isinilang na. Hallelujah! Alam niyo po ba, kung kayo ay tatanungin sa ngayong gabing ito, kung kayo po ay pagpipiliin, ano pong gusto niyo? Araw ng kapanganakan o araw ng kamatayan? Siyempre, lahat magsasabi ng araw ng kapanganakan. Sapagkat ang araw ng kapanganakan ay sumisimbolo sa buhay, pag-asa, simula, lahat masaya. Kaya po, nung isinilang po kayo sa mundong ito, napakasaya po ng mga magulang po natin. Amen. Napakasaya po ng pamilya natin. At napakasaya po ng Panginoon dahil isinilang ka sa mundong ito. Hallelujah. Kaya ang Pasko ay dapat maligaya, dapat masaya, walang malungkot, sapagkat ito'y araw ng kapanganakan nino po. Hallelujah. Araw ng kapanganakan ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus. Kaya po sa oras na ito, hayaan po natin baliktanawin ang mensahe, ang diwa ng Pasko. Basahin po natin ang Mateo chapter 1 verses 21. Ito po ang nasusulat. Basahin po natin ang sabay-sabay. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Napakaikling verse po. Pero po kung naintindihan niyo po ang ibig sabihin nito, magbabago ang buhay po ninyong lahat. Hallelujah! Gusto niyo po bang magbago ang buhay po ninyo? At ipanganak pang muli at maranasan ninyo ang tunay na buhay, tunay na pag-asa, tunay na simula at pagbabago. At nangyari po yan, 20 years back ago, merong isinilang na sanggol na lalaki. Hallelujah. Sino ang sanggol na ito? Diba? Sino ba ito?
na siyang sinasabi nilang Jesus. Basahin po natin ang Juan 3:16, ang sabi po doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kung kayo po ay merong isang anak, at iaalay nyo, ibibigay nyo sa ibang tao, papayag po kayo? Sino pong papayag dito? Sino pong may mga anak ngayon na sanggol? Iaalay ninyo yung anak ninyo para sa ibang tao, at yung taong yun hindi karapat-dapat, matigas ang ulo, nasadot, di ba? Walang kwenta, maraming bisyo, tamad mag-aral, di ba? Nasa kanya na lahat. Kung yun ang pag-aalaya ng buhay ng sanggol na iyon, ng anak mo, papayag po ba kayo? Hindi. Pero merong isang naghangat na ialay ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating lahat. Kaya hindi po natin maintindihan ang grabing pag-ibig ng Diyos. Kung bakit sa taong katulad natin na walang halaga at walang kwenta, inialay niya ang kanyang kaisa-isa niyang anak para sa atin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Kung naintindihan niyo po yon, hindi po mahirap, hindi po madali sa Diyos Ama na ialay ang kanyang anak. Pero sa sobrang pag-ibig niya sa ating lahat, tiniis niya ang ganong sakit, paghihirap para sa ating lahat. Ganon po tayo, kamahal ng ating Panginoon. Yan ang sanggol na inialay niya para sa ating lahat. Matthew 1:21a, sabi po doon, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol na iyon. Napakahalaga po ng pangalan. Sino pong walang pangalan dito? Lahat po tayo ay may pangalan. Sapagkat every time we hear the word or the name of each one of us, may ibig sabihin po yon. It's a prophetic declaration of the meaning of that name. And the name of Jesus means Savior. Tagapagligtas. Papangalan mo siyang Jesus sapagkat siya ang tagapagligtas. Alam niyo po bang ibig sabihin ng pangalan po ninyo? Ang pangalan ko po ay Eman. Ang Emmanuel po is God with us. Kung susundin po natin ang pattern na yon, with us lang po ang pangalan ko. Sapagkat ang E-L o L means God. So, with us lang ako, kulang pa. No. Kaya kung nalalaman ninyo ang ibig sabihin ng pangalan ninyo, that is a prophetic declaration of who you are. Kaya kapag binabanggit mo ang Panginoong Jesus, ililigtas ka niya ang ibig sabihin nun. Ililigtas ka niya hindi lang spiritual. Ililigtas ka niya sa lahat ng aspeto at sitwasyon ng buhay mo. Ililigtas ka niya sa karamdaman, ililigtas ka niya sa kahirapan, ililigtas ka niya sa kaguluhan. Lahat ng klase na pinuproblema mo ngayon, ililigtas ka ng Panginoong Jesus. Ganyan ka makapangyarihan ang pangalan niya. Sabi niya, the name above every name, that every knee shall bow, that every tongue shall confess that Jesus is Lord. Kaya mahalaga po na bawat isa ay may pangalan. At yun po ay lagi natin binabanggit. Siya po ang ating tagapagligtas. Siya po ang pinakadahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko. Kung bakit maligaya ang ating Pasko. Hallelujah. Ang tanong, kanino siya pinadala? Okay, siya po ay tagapagligtas.
Siya po ay si Jesus. Kanino siya pinadala? Isaiah 9:6a, basahin po natin. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para kanino po? Para sa atin. Walang dahilan kung bakit ipinapadala ang Panginoon o pinadala ang Panginoong Jesus except for you and me. Para sa atin ang Pasko. Ang dahilan kung bakit lahat masaya, ang lahat ay nagdiriwang, ayun ay dahil isinilang ang Mesyas para sa ating lahat. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Matthew 1:21b, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tayo po ba ay bayan ng Diyos? Tayo po ba ay hinango at iligtas ng Diyos? Kung kayo po ay anak ng Diyos at kayo sa Kanya, kayo po ay iniligtas na ng Panginoon. Kasama po kayo sa napagandang plano po niya sa ating mga buhay. At ang pangatlo po, ngayong kilala na kung sino ang sanggol para sa isinilang, para kanino siya isinilang o kanino siya pinadala, ang pangatlo, ano ba ang gagawin niya? Lucas 2:11, isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Siya po ang ating Panginoon, hindi lang siya tagapagligtas, kundi siya po ang ating Panginoon. Para hindi niyo po sabihin, Lord, napakataas mo, hindi mo naintindihan ang sitwasyon namin. Nagpakababa ang Diyos, ang Panginoon natin, upang intindihin lahat ng ating kahinaan, maramdam ang ating sakit at kahirapan, upang sa ganon, kapatid, anak, nanay, tatay, karamay mo ako sa iyong pinagdadaanan. Naintindihan kita sa iyong sitwasyon. Sapagkat ang Diyos na napakataas, nagkatawang tao, at siya po ay si Kristo Jesus. Upang abutin ang bawat isa sa ating lahat. Ano ang gagawin niya? Matthew 1:21b, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan, saan po? Sa kanilang mga kasalanan. Ang number one pong problema ng tao ay hindi pera. Dahil kung pera po ang kailangan ng tao, pinadala niya po ang ginto. Pinadala po niya ay isang mayamang nilalang na hindi na natin kailangan na magtrabaho. Kung ang kailangan po ng tao ay karamdaman o kagalingan sa karamdaman, marahil ang pinadala po niya ay matinding gamot sa lahat ng klase ng karamdaman. Pero po, ang matinding kailangan ng tao na kailangan niyang solusyonan ay ang kasalanan na pinagmumulan ng lahat ng kahirapan, na pinagmumulan ng lahat ng kalungkutan at lahat ng kabiguan. Kaya ipinadala niya si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Sapagkat ang pinaka-problema ng tao, ang pinakasuliranin niya ay ang kasalanan. Sapagkat ililigtas tayo sa kanya, ang kanyang bayan sa kanilang saan? Sa kanilang mga kasalanan. Sino pong walang sala dito? Si Perfecto? Kasi perfecto siya. Lahat po tayo ay nagkasala at hindi po nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. Kaya kailangan po natin si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Kaya po, kung ating babalikan, ang Pasko po ay pagkasilang ng ating tagapagligtas. Sino siya? Si Kristo Jesus. Hindi lang siya tagapagligtas, siya ay Panginoon ng buhay ko, ng buhay mo. Alam niyo po, kapag po may sinisilang sa atin, lahat po tayo masaya. Kapag po may baby sa bahay,
Lahat tayo ay tuwang-tuwa. Ganyan po ang nangyari sa amin. Last year, meron pong bagong ipinanganak sa amin. At natutuwa po kami sapagkat he was a miracle baby. Hindi po siya inaasahan. Sapagkat ang ate ko po ay may katandaan na, parang sina ano po, no? Parang sina Sarah at Abraham. Pero hindi naman po sila ganong katandaan. Sila po ay nagkaroon ng anak at sanggol sa, of course, ito po ay una at miraculous baby na hindi po nila inaasahan. At yung pong baby yon, dahil po alam po natin kapag bumatanda na, alam natin, mataas na ang ating presyon, mataas na ang mga, kung ano man po, mga vital signs, mataas ang sugar, nagme-maintain na po ang ati ko. At dahil po doon, marami po komplikasyon sa kanyang pagbubuntis. Naging maselan po ang kanyang pagbubuntis. At ipinanganak po siya na premature. It's almost 7 months. Wala pang actual na 7 months, but leading to that, ipinanganak po ang batang ito. Napakaliit po niya. Napakaitim. At akala po namin ang miracle baby na ito ay kukunin na ni Lord. Lord, panandalian lang pala ang aming mga saya, no? Pero bakit po ganito ang naging sitwasyon niya? Maybe because dahil ang ate ko po ay nag-insulin na nung siya po ay nabuntis. Maybe ang dami ng komplikasyon sa katawan. Hindi po namin alam. We cannot question our God. Kung bakit inalaw po niya ang mga bagay na iyon. At ang batang ito ay lumalaban. Every week po, merong mga good things na nangyayari. Until we have heard ang kanyang atay, 1/3 or 3/4 na kanyang atay ay hindi po na nagfa-function. At kailangan po niya ng liver transplant. So, lahat po kami magkakapatid ay nag-usap-usap kung paano kami magtutulungan sapagkat ang requirement po sa liver transplant, kailangan po kamag-anak. Bawal po ang human trafficking na nagdo-donate lang ng atay. So, nung kami po ay nagpa-check up lahat, nako, Pastor Eman, hindi ka qualified mag-donate. Hindi po ako alam. Hindi ko po alam kung matutuwa ako o malulungkot ako sapagkat hindi po ako pwedeng mag-donate ng liver. Ganon din po yung kapatid ko na nasa Manila. Siya po ay a mother of 3 little children. Hindi po niya kakayanin na mag-sacrifice din. Hanggang sa nag-usap-usap po kami na si ate ko na mag-sacrifice as a mother. At yun po, nung mga inagdaang taon, mga linggo, nakahanap po kami ng mga good news pa rin. Sa kabila ng hirap, sakit na pinagdadaanan po namin, araw-araw na nakikita po namin ang bata, na halos kami pong lahat ay hindi na po lumaban. Pero dahil nakikita namin siya, napalaban siya, may pag-asa. May pag-asa. Kaya po, noong nakahanap na po kami ng mga ina funds, it takes 2 to 3 million for the liver transplant. Praise God. Meron pong foundation na tutulong sa amin. Yun nga lang po, ito po ay sa India. O di gagastos na naman po kami kahit na may foundation. Lahat, si ate, lahat po sila na mag-asawa, pupunta po ng India, they will stay for 3 to 6 months. At malaking gastos pa rin po yun. Kahit na may tulong po, galing po doon. Nag-pray kami na nag-pray, Lord, kung ito ay para sa iyo, you will provide. You will make a miracle. After few months, few days before his birthday, nakikita po ng doktor na nag-i-improve po ang kalagayan ng bata.
And we found out, sabi ng doktor, hindi na siya kailangan mo-operahan. Bakit, Dok? Bakit di na siya kailangan mo-operahan? Sapagkat ang kanyang liver ay nag-improve na at ibibigay na lamang ang slot sa mas higit na nangangailangang bata. Yung pong lahat ng kabatchmate niya na nangangailangan ng liver, lahat po sila ay binawian na ng buhay. Subalit po ang batang ito ay patuloy na lumalaban hanggang sa huli. At nalaman po namin, sabi ng doktor, he is now safe. Ligtas na siya. Maari na siyang umuwi. Alagaan niya na siya. Kaya po ang batang ito ay pinangalan namin Isaiah. Dahil naalala namin, for unto us, a child is born. May isang bata at sanggol na ipinadala para sa atin. Marahil sa inyong mga buhay, meron pong nais ipinganak, isilang ang Panginoon sa inyo. Maari isang pangarap, maari isang pamilya na iyong binubuo, o isang dream job na pinagpipray mo, a dream ministry na pinagpipray mo. Kapatid, ibibigay yan ng Panginoon sa kanyang panahon. Huwag po kayong matakot magtiwala sa kanya, sapagkat nais ng Panginoon na maranasan mo ang kanyang pagliligtas. Ano mang sitwasyon na meron kayo, kayang-kaya po kayong iligtas ng ating tagapagligtas. Akala natin, kapag tinanggap na natin siya, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas, tapos na ang kanyang trabaho. Hindi, kapatid. Patuloy siyang magiging tagapagligtas araw-araw ng iyong buhay. Sapagkat siya po ang tagapagligtas ng ating buhay. Kaya po, huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa Kanya. Huwag po kayong mag-atubiling manalig sa Kanya. Sapagkat gagawa ang Diyos sa hindi mo maiisip o magagawa. Hallelujah. Kaya po, ang challenge ko po sa gabing ito, sumilang na ba si Jesucristo sa inyong buhay? Kung hindi niyo pa po nararanasan ang tunay na kaligtasan, maybe tonight is the day of salvation. Maybe tonight you will experience the miraculous healing. Maybe tonight you will experience the miraculous touch of our Savior. Tandaan po ninyo, siya noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi siya magbabago kagaya ng tao. Kaya ngayong Pasko, tunay nga na maligaya ang ating Pasko sapagkat dumating na ang ating tagapagligtas sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Nais ko po kayo ipanalangin. Tumayo po tayong lahat. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aking mga kapatid na naririto, batid mo ang lahat ng kanilang problema, ang lahat ng kanilang pinagdadaanan, O Diyos, hindi lingid sa inyong harapan. Kaya naman, Lord, kami po ay lumalapit sa aming Panginoon at tagapagligtas na patuloy po ninyong samahan. Iligtas ang bawat isa sa kanilang mga suliranin. Sapagkat ang kapangyarihin mo, Lord, ay mananatili magpakailanpaman. Walang bagay na hindi mo kayang gawin. Lahat ay posible sa iyong kamay at sa iyong panahon, O Diyos.
At lahat ng yun ay nilalayon mo ayon sa iyong kalooban. Kaya, Lord, napakasayang mabuhay. Napakasayang isilang at ipanganak ng muli. Sapagkat nararanasan po namin ang tunay na pag-asa, tunay na pagbabago, tunay na simula na nais mo sa bawat isa. Panginoong Jesus, lukumin mo kami ng iyong Espiritu. Hayaan mo, Diyos, na ngayong Pasko at sa higit pang araw, manatili ka na tagapagligtas at Diyos at Panginoon ng aming mga buhay. Sa iyo, Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you po. Kahit na may face mask sa misis ko, maganda talaga, ano? Thank you, Pastor Eman. Alam niyo po ba na hindi biro yung magkaroon ka ng ganong crisis, premature? Baka ganyan lang, kalaki yan, no? Kasi si Joseph, 8 months old lang eh. Nung dumating sa bahay, para lang coke. Nung makita ko si Joseph eh, Lord, mabubuhay kaya ang batang ito? Eh, tingnan mo ngayon, ang takaw-takaw, alusog-lusog, no? Pero, yung crisis na naranasan nilang yun, hindi biro yun. Yung everyday, makita mo, nag-struggle ang bata. All the members of the family, particularly the mother and the father, hindi birong stress ang naranasan ng mga yon. Emotional stress, physical stress, financial stress. And yet, they did not survive. They have overcome. Sobrang natatsak doon, sobrang natatsak doon. Paki-flash muli yung Luke chapter 2, verse 10 to 11. Hindi ko pala lampasin ang gabing ito na hindi natin maranasan ito. Luke chapter 2, verse 10 to 11, please. Do not be afraid. This is what the angel of the Lord is telling the people. Doon sa actually saan yan eh, no? Nasa PLO ngayon yan eh. Lilipat ka pa ng boundary para makarating dyan. Bethlehem. Do not be afraid. Anong sabi niya? I bring you good news. Sino sa inyo dito ang palaging nakikinig ng balita sa umaga? Daming bad news. Maraming marites dito ngayon, no? Parites, toilets. But here is the word from the angel of God. Do not be afraid. I bring you good news of great joy. Ilang joy? Great joy. That will be for all, not just some, for all the people, lahat, today, tonight, in the town of David, tonight at TFBC, the angel said, a Savior is born to you. He is called the Christ, the Lord. Christ means Savior.
Okay? That is the word for Savior and Lord. Okay? Meron ka bang problema ngayon? Do not be afraid. Nawawala ka ng pag-asa at gusto mong magpatiwakal? Do you know that? Baka hindi nyo alam, mayroong gusto magpatiwakal ngayon sa gitnang ito, sa lugar na to. Mayroong isang tao diyan na gusto mag-suicide, magpatiwakal dahil para sa kanya hopeless na. Masyado siyang nasaktan. Para sa kanya eh, magpatiwakal ang solusyon. Huwag mong gawin niya, kapatid. Huwag ka matakot. I bring you good news that will give you great joy. Tonight, a Savior is born. He will save you tonight. Kung meron kayong problema sa iyong marriage, He will save your marriage tonight. May problema ka sa mga anak mo, He will save your children tonight. May problema ka sa pag-aaral mo, He will save you in your studies tonight. May problema ka sa finances, He will save your finances tonight. May problema ka sa kalusugan mo, He will save you. He will give you health tonight. You have a problem with your parents, God will save you, and He will save your parents tonight. Ano man ang problema mo tonight, ano man ang struggle mo, the Word of God, do not be afraid. I bring you good news that will bring you great joy. Tonight, a Savior is born. I want you, whoever you are, God loves you. He cares for you. Huwag ka maniwala na hindi ka mahal ng Diyos. Pinabayaan ka ng Diyos. Huwag ka maniwala. That's a lie. Satan is a liar. Huwag ka maniwala na wala kang kwentang tao. No. Kung hindi ka mahalaga, wala sanang namatay sa krus. That's the truth. Huwag ka maniwala na wala ka ng pag-asa, wala na pag-asa ang iyong marriage, mga anak mo, or parents mo, or ang finances mo, or business mo. Tonight is your night. Just don't be afraid. Have faith. Believe God. Kung kayo po ay gustong makaranas ng himala ng Diyos, sino ka man, I want you to stand up and let us believe God for your miracle. Okay? I bring you good news that will bring you, that will give you great joy. Tonight, a Savior is born. Tonight, the Savior will save you from your problems, from your parents, from your enemies, from your sickness and diseases, from all these hurts and pain and all these kind of things na ginawa ng demonyo sa'yo. I want you to raise your hands. Just tell God, Lord, save me tonight. Save me. Alam mo, sabi niya, call upon the name of the Lord and you will be safe. Call upon the name of the Lord and you will be safe. Say, Jesus, save me tonight. Save me in my health. Save me in my finances. Save me in my studies. Save me in my, save my marriage. Save my children. Save my parents. Save my business, Lord. Save my job.
cry out to the Lord. Tonight, the Savior will save you. You will receive miracle. You'll receive miracle. You'll receive miracle tonight. Receive your miracle tonight in Jesus' name. Tonight, receive your miracle. Receive your healing. Receive, receive, receive in Jesus' name. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalagayan, ano man, kahit na gano'n ka-imposible, kahirap, ka-hopeless, kahit na gano'n ka-helpless, whoever shall call upon the name of the Lord, you will be saved. Tonight, tonight, not tomorrow. Tonight, you will be saved. Right now, in Jesus' name. Right now, in Jesus' name, you will be saved. That is the good news that brings you great joy. It shall be done according to your faith. While your hands are raised, no matter how broken and desperate you are, in your brokenness and desperateness, you will receive healing right now in Jesus' name. Receive your miracle right now in Jesus' name. Miracle in your finances. Miracle in your health. Miracle in your marriage. Miracle in your family. Miracle in your relationship. Miracle in your children. In Jesus' name. Tonight. Tonight is your night. Tonight is your moment. Tonight. Not tomorrow. Tonight. Right now in Jesus' name. Receive. Receive your miracle tonight. Receive your miracle tonight. The Savior is born. Tonight, He is Lord of your life. Every problem, every difficulties, everything will bow down under the Lordship of Jesus Christ. His name is above all names. Not your problem, not cancer, not sickness, not marriage problem and all these things. They will bow down under the Lordship of Jesus Christ. Tonight, right now, in Jesus' name, receive your healing. Receive your miracle. Receive. Make Jesus Christ Lord and King of your life. Raise your hand. Lord, you are my Lord, my King, my Master. I surrender. I submit. Reign. Be my Lord. Be my Master. Be my Redeemer. My Savior. Hallelujah. I am completely, completely surrendering my life to you. Thank you for the miracle. Thank you for the miracle, Lord. Thank you for the miracle. Thank you for the miracle, Lord. Thank you for the miracle. Seal it with the blood of the Lamb and by the Holy Spirit. Tonight, thank you for the miracle. Thank you for confirming your word in Luke chapter 2, verse 10 to 11. Thank you that it is confirmed already in my life, in my family, hallelujah, in my marriage, hallelujah. I dedicate my life to you. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Let's sing a musicians. Go back there. Let's sing a victorious song. Come on, come on. Go back, all of you. Nasaan yung mga musicians? Yan ang sinasabi ko. Yung mga musicians, dapat dito sila nakaupo eh. Ha? Run! Come on! Okay, guys. Did you see, these are a new batch of musicians? Ito ko eh, nag-graduate lang under the tutelage of Pastor Boyet Espino. 3 weeks ago ba lang o 2 weeks ago? At ngayon, sinalpak na, no? Okay? Yung musicians kagabi, tsaka ngayon, no? These are the new batch of musicians. Praise God. Come on, guys. I want to hear that drums, that bass, those lead guitars, acoustic guitar, and those keyboard. Next time, musician, don't sit at the back. I told you already, don't sit at the back. Pagka umupo kayo bukas sa likod, huwag na kayong tumugtog, okay?
I told you already, sit in the front, okay? Walang nakaupo musician sa likod, palaging dapat nakaupo sa harap. But because anytime, any moment, you will be recalled, okay? Are you ready, guys? O huwag kayo magtago sa likod. Hallelujah! Come on, minsan pabigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating dakilang Diyos. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah! You shine through the darkness.
Thank you very much, guys. Dapat yung mga veterano nating musician nakaupo dito. I was expecting you. I went to the enemy's camp, took back what's stolen from me. As anong in-expect ko eh. I went to the enemy's camp and took back what's stolen from me. Took back what's stolen from me. Took back what's stolen from me. I went to the enemy's camp. Come on, where are our batikang mga musicians, no? Kasi bago pa lang to, hindi nila alam yun eh, no? Come on, Pastor Dandan. The musicians. Come on, come on. Pastor Banjo, Pastor Ted. Come on. Where are the musicians? That's why yung mga musicians naka-standby, eh, no? Kasi kung anong pinractice ito, yun lang kanila maawit eh. We want people talagang who can flow. Come on, let's sing that song. I went to the enemy's camp. That's what I was expecting for from you to sing that, no? Come on, guys. Woo! Come on! I went to the enemy's camp and I took back what is stolen from me. Took back what is stolen from me. Took back what is stolen from me. I went to the enemy's camp and I took back what is stolen from me. It's under my feet. It's under my feet. It's under my feet. It's under my feet. Satan is under my feet. One more time. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Took back what he stole from me. Took back what he stole from me. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. It's under my feet. 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 Satan is under my feet. Can you believe? Can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? He saved, cleansed me, turned my life around, set my feet up on the solid ground. Hallelujah.
matututo rin ng mga ito, no? Praise God. We can be seated. Thank you very much. Pati yung rhythm ng drum, nawala eh, no? Ha? Kasi pagka inawit yan, eh, mag-explode lahat dito eh, no? Praise God. Thank you very much, musicians. Talaga ganyan. Nagsisimula pala kayo. Kaya, you will learn. Thank you. Okay? Thank you, Pastor. I like that. I was so touched. Ang gusto ko doon, yung bata lumalaban eh. Ang mga parents, bumibigay na eh, no? Dapat laban talaga eh. Laban lang, no? Kung tayong bumigay, ha? Don't even think of the word suicide or giving up or quitting. Huh? Burayin nyo sa vocabulary nyo yan. Palaban tayo. Sabi nga ng Bible, eh, we are more than conquerors. We are not survivors. We are conquerors. We are overcomers. No? That's why every time you see the cross, it's done. It's done. Well, alam nyo ba bukas birthday ni Joshua, my son? He will be 37 years old bukas. Parang kailan lang, 7 years old lang yan, no? Now he's 37 years old with two children. Wow, we thank God. Tonight we will have an offering. Are you excited? Amen! Bigilan na nahimik kayo, ah. Kinompit ko po kung magkano ang gagastusin kung yung 13 elementary schools, estimating 7,000 to 8,000 students, nung i-compute ko po, kahit na isang apple lang, it would cost us almost 200,000. Yung apple na malaki, yung 2,200 per box na Fuji apple, na 70 lang ang yung sa isang box. Sabi ko, that's a lot of money. Kaya we decided yung 8 schools ni Pastor na kakaroon ng chapel time ni Pastor Dennis plus the school sa San Bartolome. So there are 9 schools. Almost 4,000 lang yun eh. Almost 4,000. But still, we will spend 152,000 yata. Ko-compute. Tapos pakakainin natin lahat ng mga teachers. Kahit na combo lang ng Jollibee. So, still aabot pa rin ng almost 200,000 pesos. Kaya, tonight, we will have... Nagsimula na po sila kanina, no? Namigay sila ng mga apples. Grabe, sobrang saya ng mga bata. Apple pa lang yun, ha? And to what I heard, gumawa pa yata sila ng mga personal na thank you for sa TFBC because, as a result of that. Tomorrow and then next week, everyday na po yan, we will go to these schools. Public schools ito, hindi private schools, public schools sa elementary. And then, binibigyan natin sila ng New Testament with Psalms and Proverbs. Courtesy naman ng Gideon's International. So, we want them to read the Word of God. We want them to experience the love from TFBC. Kaya, so far, yung ating offering sa 3 Wednesday, naka 52,000 yata tayo. Naka 52,000 tayo. Tonight, I want you to give. Pero, we always say, vision is God's provision, no? Madaling mangaral, narinig ng tao, pero iba yung narandaman ng tao na love mo sila, na you care for them, no? I believe powerful ang Word of God once it is being proclaimed and preached. But, pero mas powerful na may kaalinsabay na demonstration of love and kindness. That's why people are very receptive. Hindi lang narinig, kundi nararamdaman at nakikita.
So we will have a special our regular offering. Did you see na wala tayong offering ng sambang gabi? Huh? You know how much we are spending sa electrical nito pagka pinandar mga aircon na yan? We don't care. We want families to be restored. We want members of families to be safe. Dahil hindi pwedeng bayaran yan, no? But the Lord is providing anyway dito sa TFBC. Kaya I want you to get your seed of love for the children sa public school. It's a seed of love, no? At kung wala naman kayo, pwede nyo dalhin bukas kasi hanggang next week po ang ating pamaskong handog sa mga elementary schools. Kaya this is very exciting and we thank God. We thank God for that. Lord, thank you for our seed. Seed of love. Marami kami mga pangangailangan, Lord. But we want to sow this seed of love to these elementary students in public school. Para marandaman nila na you love and you care for them. And there is a church here in Tarlac that cares for them. We are not just praying for them, but we demonstrate love through the acts of kindness and generosity. Lord, thank you for the provisions to bless these students. We cannot bless everyone, at least these 9 schools ay kaya namin, pag sumikapan namin, i-bless para marandaman nila ang tunay nakahulugan ng Pasko. Salamat po, Panginoon, for the opportunity to sow seed of love. Multiply it 100-fold to those who are willing and those who are wholehearted in their giving. Whatever their needs are, multiply it back 100-fold. I declare that in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Let's do it now in Jesus' name. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Sinabi ng Diyos ay sinabi niya, kaya di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumarakas ang pagpapala, aking mararanasan. Di ako magtataka kung ba't sakit napupunta. Pwede pa kayo magpahabol bukas, Sunday, kasi hanggang next week po yan. Wow. Kung gusto nyo mag-bless, you go to these schools. Nasa public school, no? Okay, alam nyo naman siguro sa Sunday, darating na yung mga guests natin from Apayao and other things hanggang Tuesday sila dahil meron tayong pamaskong handog sa mga pastors na to. Around 50 of them are coming. Yan natin in-invite ang lahat.
Sila po ay magstay sa Maharika Hotel. Yung iba two nights, yung iba one night lang. These are on the cutting edge of the ministries in the remote places. Kaya gusto natin silang i-bless, no? Meron na po nag-donate ng dalawang kambing on Tuesday, next Tuesday. Dalawang kambing. Hindi pa ako nag-announce sa church niya, na? And yet, meron na po na natunugan ng isang tao, nag-donate ng dalawang kambing. And around 50 lang ang darating. They come from Apayao, from Ipugao, Tuguegarao, and some parts of Isabela, Zambales. They are almost 50 people. These are pastors and wives. We will treat them the best hotel here in Tarlac. And then Monday afternoon, sila po ay kikidnapin ng mga tribal leaders. Dadalhin sila sa mall. They will give them the money. At bahala na sila mag-shopping. Kung ano magkasya sa pera na ibibigay ng tribe, no? And then susunduin sila. Pakakain sila ng lunch and then pakain sila ng dinner ng Monday. But the hotel will provide yung breakfast. So lunch ng Tuesday, it's a big time Christmas party for these pastors. And then after lunch, they will go. Alam nyo, kaya pinagpapala ang TFBC as a result of that, no? We'd like to welcome si Pastor Ramil Sebastian na malolos. They are here. Pwede kayong tumayo, Pastor Ramil? Nagsadya sila dito para mag-participate sa Sambang Gabi at mag-observe, no? Okay, alika kayo dito, Pastor, no? Dito kayo. Kayong unang pumunta sa pamaskong Pasko ang village namin, no? Okay? So mag-stay lang kayo dito. And all of you are guests for the first time sa TFBC Sambang Gabi, pwede kayong tumayo. Would like to welcome you. Ha? Lahat na mga pamasko bisita, hey, pwede kayong lumapit dito sa harap. Hey, wow. Come on. We'll just welcome you and then pumunta na kayo, dumiretso na kayo sa Pascuan Village. We'd like to welcome. Pinag-pray na namin kayo, so wala na, no? All of you are guests for the first time. Lahat kayo. Huwag kayong pumunta dito, no? Tunta kayo sa kanan. Kayo mga tupa, ito mga karne ng tupa. Okay? Doon kayo. Palapakan naman natin ang mga guests natin. Wow! Woo! Dami-dami, ha? Okay. Lahat. Don. Yung mga tupa dito, yung karne dito. Don. Yung mga first time, punta kayo sa kanan ko. Right? It's okay. Okay, palamakan naman natin sila. Hey! Dami, ha? Dami ngayon, ha? Wow! Sabihin natin, welcome sa TFBC Sambang Gabi. One, two, ready? Shout, welcome sa TFBC Sambang Gabi. We love you. Ano, we love you? We love you, okay? Thank you for joining us tonight. Every night, Monday to Friday. So, ayan. Wow, meron kayong token. Punta kayo doon sa kanilang booth. Meron kayong libreng pagkain dyan, no? I don't know kung pagkain. Is everyone okay? Ibigay nyo sa kanila yan. Huwag nyo ibigay sa lahat ng mga booth dahil mayroon kasing pangalan niya, no? Huwag kayong magano. Hindi kano ito, Pilipino. It so happened na marunong mag-English. Tsaka puti ang kanyang balat. Okay? Pinoy yan. Sa puso, sa isip, sa salita, sa diwa. Okay? Alright.
Thank you for joining us. At paki-guide na, bro. Pinag-pray na natin kanina. Dalawang prayer na nga tinanggap nila eh, no? Sige, please. Meron kayong libreng pagkain. Ha? Sige. Libreng Bible pa yata, no? Pastor Jay, Pastor Bunch, paki-lead nga yung mga kapastoran natin. From Malolos po, headed by Pastor Ramil Sebastian, no? Galing pa na Malolos to observe ang Sambang Gabi. Kahapon, from Dumaris, more than 100. Tapos yung Santa Ignacia, they were close to 20 yata. Headed by Pastor Jomel, yung Santa Ignacia. Yung sa Dumaris, more than 100. Headed by Pastor Jimuel, no? Wow. Sige, tayong lahat ay tumayo. Sobrang na-bless ba kayo tonight? Ako, sobrang na-bless ako. I was so blessed. Kasi naintindihan ko yun eh. Hindi po biro yung emotional stress, physical stress, and at the same time, financial stress. Hindi po biro yun. Pero we are overcomers, amen? Hindi tayo bibitawan ni Lord, kaya huwag tayong bumitaw. Okay? Pakitaas ang inyong kamay and let me pronounce the blessing. The Lord God Almighty bless you and keep you, my dear TFBC family. He will make His face shine upon you and be gracious to you. He will turn His face towards you, towards your family, and grant you shalom, shalom, and shalom. Enjoy the Pascuan Village. Go there now, in Jesus' name.